Ano ho ba talagang nangyari sa alaga ko? Bumubula ang bibig niya. Sa prognosis ko po, mukhang lalason po ang pasyente. Lason? Bakit naman ho siya nalason? Kung ayaw mong sumunod sa akin, lumayas ka. At huwag mong gagawin dahilan ang apo ko. Ayoko na makita ang pagmumukha mo dito. Yaya Diding, pag si Sir Caleb yung nagpapakain o nagpapainom kay Sir Gabriel, nakikita niyo rin ba? Eh, hindi palagi. Bakit? Kung ayaw sa akin ng tatay ko, wala na akong magagawa. Pero paano yung pagpapagamot ni Jerome? Kapag dumali na si Gabriel, specialist sa sakit niyang PTSD, malalaman niyang ikaw ang nag-torture at gustong pumatay sa kanya noon. At kapag nangyari yun, siguradong mawawalan ka ng mamanahin sa kanya. Kevin, ang nalaman ng tatay mo, baka lalo kayong hindi magkasundo nun. Kung hindi niya ako matanggap bilang anak, hindi ko na rin siya tatanggapin bilang tatay. Anak, anong nakita mo? Tatay ni Sir Kevin. May masama akong mangyayari sa tatay niyo. Ha? Ano siya sabi mo? Sir, nakita ko sa pangitain ko. May tama ko ng baril ang tatay niyo. Kailangan niyo na siyang puntaan agad. Hayaan mo siya. Siya ba nag-alala sa akin? Sige na, Sep. Umalis ka na. Salamat. Ang tagawa mo. Papatayin mo ako ng dahil sa pera, Caleb. Wala akong pinakita masama sa'yo. Ibigay ko lahat ng gusto mo, lahat ng kailangan mo. Ito, papalit mo sa akin. Sinayang mo buhay mo. Jerome, isusubukan mo. Dalawang lalaki. Bigyan mo yung pera! Dalawang lalaki ang babaril sa lolo mo. Stalier. Oh, ito! Ito ito! Tanga! Bibong! Tigil yan! Tigil! Tapunin nyo! Tapunin nyo! Ayun na, no? Tay! Tay, susugod doon namin kayo sa ospital. Hindi na. Kaya ko to. Tay? Tay, akala ko po ang nangyari sa inyo. Tay, dadalhin po namin kayo sa ospital. Sige, anak. Sep, maraming salamat. Tandaan lang po. Sensya na talaga, Gabriel. Hindi ko naman akalain na napakasamang tao pala ng Caleb na yan. Eh di sana nabantayan kitang nabuti. Di sana nanganib ang buhay mo. Diding. Kuling ka dito. Huwag kang mag-alala, hindi mo kasalanan to, ha? Alam ko namang kapakanan ko palagi na iniisip mo. Natama na. Jenny. Yes, sir. Paglabas na paglabas ko dito, I want a meeting with the board members ng orphanage, ha? Dahil hindi mangyayari yung magsasara ang orphanage, hindi ako papayag na mangyari yun. Opo, sir. Naku, maraming salamat po. Nako, Sir Gabriel. Panigurado, matutuwa yung mga bata. Kasi hindi na po sila mawawalan ng tahanan. Di ba, Ma'am Jenny? Oo, tama yun. Buti na lang talaga. Nakatakas ako sa balak sa akin ni Caleb. Hindi mangyayari kundi dahil sa inyo. Maraming salamat sa mga tulong nyo, ha?
Lalong-lalo ka na andoy. Special mention. Wala ka naman, Sir Gabriel. Basta kung kailangan mo ng bodyguard, pwede ako. Totoo yan, sir. Anytime, kung kailangan mo ng team effort, andito kami, diba boys? Oh yeah, oh, 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 oh. Eprot! Oh. Bakit namang hindi? Basta may merienda po ah. Pero, Sir Gabriel, eh, ano na yung plano mo kay ano niyan, kay Sir Caleb? Oo nga. Sa ngayon, hindi ko pa alam, pero kailangan niyang pagbayaran ang mga ginawa niya. Dapat lang po. Pero hindi ko muna iisipin yun. Ang mabuti, magpahinga muna ako, magpalakas para makabalik agad ako sa orphanage. Namimiss ko na yung mga bata. Miss na miss na rin po kayo ng mga bata, sir. Sama kami, sir, ha? Ay, mabuti naman po makakasama niyo na yung anak niyo tsaka tatay niyo. Oo nga eh. Doon nga kami uuwi mamaya ni Jerome. Tsaka sabi nga ni tatay, pwede na rin daw dumalaw doon si Harold. Ba? Talaga ba pwede yung tatay niyo? Oo. Alam mo, kahit hindi naman niya sabihin eh. Sa puso ko, nararamdaman ko na unti-unti niya akong pinag-aaralan at tanggapin kung sino talaga ako. Alam ko naman mo talaga na dyan papunta yan eh. Kasi sabi nga ako nung nanay tsaka lola ko, wala akong magulang na kayang tiisin ng anak. Alam mo, Seth, nakakatuwa ka, no? Kahit gaano ka nega ng bagay, ang positive mo pa rin. Seth, maraming salamat, ha? Apo nga naman, sir. Hindi pwede na po kayong bumalik dito. Naku, hindi na muna siguro. Aalagaan ko muna yung anak ko at yung tatay ko. Kailangan nila ako, eh. Sir, mag-ingat kayo. Hi, sir. Thank you sa inyo, ha? Pasensya na kayo sa akin, ha? Ako nagsusungit ako. Okay lang po yun, sir. Thank you rin po kasi katrabaho kami, siyempre. Baka siraan mo ulit ako, ha? Pagkatapos nito, ha? Hindi po, sir. Thank you sa inyo, ha? Thank you. Thank you. Ulit-ulit dito, sir. Ingat kayo, sir. Mamimiss namin kayo. Basta galingan niyo, tsaka tulungan niyo si Ma'am Aurora, ha? Oo po. Basta pati si sir. Ha? Sir, opo. Dapat maramdaman niyo na pamilya kayo dito, ha? Yes, po. Okay? Part pa rin po kayo dito, sir. Ah, siguro pag-isipan ko pag okay na yung anak ko, tsaka yung tatay ko. Basta po sana, magkakasipo pagpalaan niyo. Seth. Sir. Bye-bye. Ingat po kayo. Miss po namin. Pwede, sir. Read lang namin si sir. Hindi lang. Ay, attorney, lumabas lang ho si Seth at si nanay. Anong balita? Good news po. Naka-schedule na ang arraignment ng kasong isinampan ni Sef laban kay Jared. Ganun ba? Kailangan pa ho ba kami doon, attorney? Aba, opo. Eh, lalong-lalo na po si Sef. Kung mag-plead guilty agad si Jared sa kaso niya, eh, tuluyan na siyang makukulong. Maaring bababa ang sentensya niya, pero kung hindi man siya mag-plead ng guilty, eh, tutuloy tayo sa pagdinig sa kaso. Sige po, sabihin ko kay Seth. Sige po, eh lalakad na po ako. Hanggang kailan ba ako magtitiis dito? I'm so sick of this dump! Tony, kailangan mabasura natin ang kaso ito. Naiintindihan mo ba? At habang tumatagal, baka kung ano-ano pang negative issues tungkol sa pamilya ko ang lumabas. Okay, mag-alala. Gagawin ko lahat. That's not good enough! I want you to tell me that there's no way in hell na mananalo yung set na yan sa kasong to. Jared, maraming dahilan kung bakit ka nandito. And I'm going to tell you what's number one on that list. Yung init ng ulo mo. Magpasalamat ka at kadikit ko ang piskal at hindi na dinagdagan yung kaso mo. Tony, bigyan mo ako ng options. At ang gusto kong option, isang sigurado mananalo tayo sa kaso. Well, at this point, ang testimonyo ni Seth at ang medical legal records ang pinakamalakas na ebidensya nila. So, kailangan patahimikin si Seth.
Lahat, tapon ko na to. Oh, sige, apo. Ay, teka, sandali. Yung raffle ticket ko baka nandyan. Tingnan natin. Check lang natin. Raffle ticket? Saan ba kayo sumali? Eh, ano ba? Apo, bakit mo itatapon ito? Ano ba yan? Ito yung arraignment sa kaso ni Jared. Nay, ako na ho dyan. Strawberry? Ikaw pa nagtapon ito? Nay, ba't itatapon niya yan? Tsaka ba't hindi niyo sinabi sa akin dumating na pala? Nak, urong na lang natin yung kaso laban kay Jared. Hoy, Strawberry! Nawawala ka na ba sa sarili mo? Hindi ka lang nakalanghap ng hanging divisorya? Nay, naisip ko lang po kasi masaya na po tayo dito. Tahimik na yung buhay natin. Baka pag tinuloy natin yung kaso laban kay Jared, gumulo na naman. Pero paano, Nay? Paano yung mga kawalanghian na ginawa niya sa atin? Palalagpasin na lang natin yon? Anak, wala namang magbabago kahit makulong pa si Jared eh. Baka nga mas lalo pang gumulo kasi sigurado paghihigantihan tayo ni Javier. Kailan ka pa naging duwag? Nay, okay na muna duwag basta ligtas tayo. Anak, sige na. Iurong mo na lang yung kaso kay Jared. Patahimikin si Sep? Hindi nga natin alam kung nasan siya eh. Di hanapin. Tingin mo gano'n lang kadali yun. Hindi ka na ba nag-iisip? Ikaw ang unang pagbibintangan kapag may nangyaring masama sa kanya. Alam kong hindi madali yan dahil ilang beses natin sinubukang gawin niya at hanggang ngayon humihinga pa rin ang sakla. Let's make it look like an accident. Kunwari may sunog, shootout, kailangan maraming biktima. Para hindi nila isipin na siya lang ang pinupunterya natin at hindi ako ang ituro. Na naman. Magdadamay ka na naman ng inosenteng tao. Naririnig mo ba yung sarili mo, Javier? Kahit ang Diyos, idadawit ko makalabas lang ng kulungan ng anak ko. Kaya kung ako sa'yo, sumunod ka na lang sa akin. You know, I'm doing this for us. If I go down, you're going down with me. Iuurong yung kaso, except naman, yung mga taong tulad ni Jared, hindi dapat minapalaya yan. Hindi, sir. Iniisip ko lang ako kasi yung nanay at yung lola ko para na rin sa... Kung iniisip mo yung kaligtasan ninyo, nandito naman ako. Hindi ko kayo pababayaan. Tsaka, takot lang sa akin doon ang Marcelino yung pag nakita nila yung pagmumukha ako. Hindi, sir. Seryoso po ako eh. Para maging maayos na rin yung lahat. Seryoso rin ako, Sep. Ito isipin mo. Kapag inurong mo yung kaso, makakalaya si Jared. Alam mo ano na yung gagawin? Babalik ang kanya rito. Kahit nandito ako pa sa Batangas. Ate, tanong po ako. Maging honest ka po, ha? Dali na. Kung paras po kami malulunod ni Kaosep, sino po unang sasagap mo sa amin? Medyo mahirap yun, ha? Anong balita? Huwag kayo mainip pang Francine. Narinig ko nag-uusap yung tropa ni Sep. Siguraduhin yung malinis ang trabaho nyo. Wala dapat makaalam na si Sep ang target nyo. Yes, ma'am. Kami nang bahala rito. Teka, parang wala namang sakayan dito eh. Hindi na pa tayo naglalakad. Eh, ba't di kaya natin subukan doon? Tara, silipin natin. Oh. Ha? Ito.
Para sa tingin mo yung kulay na maganda para kay Jared? Ayan. Oh, mas maganda tong blue. Ah, blue na. Sige po, ma. Papa-plancha ko na lang siya, ma. Sige, tapos ihanap. Anong ginagawa mo dito? Wala akong obligasyon na magpaliwanag sa'yo kung bakit ako nandito sa sarili kong pamamahay, Francine. Pwede? Huwag na muna kayong mag-away. Namimili na naman siya kung ano isusunod ni Jared doon sa korte. Bakit hindi mo na lang asikasuhin yung isa mong anak? Oo nga pala. Hindi mo pa pala nasasabi sa kanya na anak mo siya. Kawawa ka naman. Tumigil ka na, Francine. Kawawa ka rin, Francine. Kasi kahit na anong gawin mong pagmamakaawa, hindi ka pakakasala ng asawa ko. Kaya, habang buhay kang kabit. At least, ako nakakalapit ako kay Javier. Ikaw, kinasusuklaman ka ng anak mo. Magkakasama rin kaming dalawa ni Sam. Pagpatay na kayong dalawa. Ano, anak? Itutuloy mo pa rin yung kaso? Apo. Anak, baka pwede naman pag-isipan mo muna? Hindi! Wala na siya dapat pag-isipan! Ituloy mo yan, apo! Ikaw, Strawberry, tumigil ka ha? Para ka may sapi. Nay, nag-aalala lang naman ako. Delikado ho eh. Nay, tama rin yung sinabi ni Sir Lester. Kahit iurong natin yung demanda kay Jared, hindi tayo makakasiguradong ligtas tayo. Kaya ito ang paraan para makulong siya. Piyon! Mabuti pa si apo! Nag-iisip! Nak, ano bang kailangan kong gawin para makinig ka naman sa akin? Anak, sige na naman, no. Please. Nay, nagkaroon ako ng pangitain. May nangyayaring masama sa'yo. Duguan ka, walang malay. Sigurado ako, mga Marcelinong gagawa niyan! Tama nga ba yung sinasabi ko na eh? O ngayon, hindi tayo sigurado. Mamaya, nasundan na nila tayo dito. Tapo! Opo! Surprise! Karga, anong ginagawa mo dito? Hindi naman pala si Sip eh. Pasok.
dinalaw ko kasi si Meryl, kaya naisipin ko na rin dalawin kayo ni Lola Char. Ayaw mo ba? Hindi, hindi. Tuloy ka. Tao na may pangalan at may mukha ang hinahanap natin, hindi kuto! Gano'ng makahirap hanapin ang isang tao? Pinadagdagan ko na yung mga taong naghahanap sa kanya. Tao na mawalang kwenta na naman. Malapit ng arraignment, wala na tayong oras! Eh di kong naiinip ka, ikaw ang gumawa ng paraan! Francine, marami na akong problema, huwag ka nang dumagdag. Kaya nga una pa lang sinabi ko na sa'yo na hindi ito yung tamang strategy. Nakita mo nangyari kay Jared? Pinaira niya ang init ng ulo niya. Nasaan siya ngayon? Sa kulungan! So what are you suggesting now? Hindi mong batas ang magsabing si Sep ang nagsisinungaling. Hindi si Jared. Yun lang ang paraan para malinis niyong mag-ama ang pangalan niyo. Talaga naramdaman nitong si Tolitz na may nagtitik-tik sa amin. Eh, siyempre ako pa. Alam ko kaya yung mga galawang ganyan. Bae, palagi yan nangyayari sa divisory. Oh, sige, mag-iingat kayo dyan, ha? Sigurado ako may kasunod pa yan. De, Pops, ikaw mas mag-iingat dyan kasi mukhang desidido itong mga Marcelino na to na mahanap ka talaga, eh. Kung gusto niyo, pwede ko kausapin si Kuya para meron ma-assign na polis sa inyo para mabantayan kayo. Ay, sige, Helga. Maraming salamat. Kailangan talaga kasi nininervous ako mula nung nagkaroon ng pangitain na naman ito si Apo. Hop! Ano pong pangitain? Ha? Ayoko nga sabihin. Baka magkatotoo. Amor, nakita kasi ni Isep sa pangitain niya na may masamang mangyayari sa akin. Tuguan daw ako at walang malay. Nak, urong mo na lang yung kaso laban kay Jared. Kasi baka pag ginawa mo yun, baka sakaling hindi magkatotoo yung pangitain mo tungkol sa akin. Amo! Daba! Daba! Anak, nakapag-desisyon ka na ba? May pasensya ka na, ha? Pero hindi magbabago yung desisyon ko eh. Tutuloy ko pa rin yung demanda kay Jared. No, hindi mo iuurong yung demanda? Anak naman, ilalagay mo sa alanganin yung buhay Nay, natin. Nasa alanganin na ho yung buhay natin. Ayoko kong mabuhay tayo sa takot. Kasi yung ibig sabihin lang nun, hindi tayo naniniwala sa Diyos. Naniniwala ho ako may plano sa at hindi niya tayo pababayaan. Pero nak, masaya na tayo dito eh. Tahimik na tayo, di ba? Nay, pasensya na kayo pero buo na yung decision ko. Tunyo na ako.